I don't believe this. Bulala si Maria Fernan, executive producer ng mga nangungunang soap opera sa bansa, nang salubungin ni Nati sa front door. You didn't change a bit. I was expecting a plump, pampered housewife. Kung alam ko lang, itinuloy ko sana ang appointment ko kay Dr. Avello para naman hindi ako na-insecure sa'yo ngayon. Hinikan siya nito sa magkabilang pisngi at habang ginagawa yun ay bumulong. What's your secret? Ngumiti naman siya. Sex. Tumili si Maria at nag-appear ang dalawang baklang kasama nito. Yours must be a hell of a sex life. I have my regular ration pero malapad pa rin ang balakang ko and I don't even have a child. Wika pa nito. You don't look bad. Aniya. Maria was successful personified. At ang totoo, siya ang nangangamba sa muling pagkikita nila ngayon. Natatakot siyang mahalata nito ang mga tinatago niyang insecuridad. Insecuridad, dati wala sa vocabulary niya ang salitang yon. Liim siya na pabuntong hininga, kung hindi pa nga lang nais niyang magpa-impress sa mga taga-Poblana dahil bukas ang araw ng kanilang fiesta. Tinawagan niya si Maria upang imbitahan at para na rin magsama to ng ilang kilalang artista. Dahil gusto niyang maging makulay ang fiesta na to. Where's your mayor husband? Tanong ni Maria nang nakaupo na sa sofa. Nasa opisina pa. May tinatapos lang. Dalangin niya huwag sana makahalata ang kaibigan na hindi siya sigurado sa itinugon niya. Hindi niya alam kung nasaan si Brent. Kaninang umaga pa't umalis ng bahay. Para kay Brendon ang lahat ng efforts niyang ito. Kaupo pa lamang nito bilang alkalde ng Poblana. At masigasig to na patunayin sa kanila mga kababayan na hindi nagkamali ang mga to sa pagbota sa kanyang kabiyak. At ginagawa niya ang lahat na magagawa niya upang suportahan to. Free clinic, art workshops for the youth, charity balls, cleanliness drive, women's advisory center. Kung ano-ano pang proyekto ang pinamumunuan niya para lang pabanguhin ang pangalan ni Brendon sa Poblana. She wanted to be the perfect politician's wife. At tagumpay naman siya. She was an image to look up to, lalo na sa physical na anyo. Tall, tan, young and lovely, a wife, a mother. As a woman, she was complete, ngunit yon ay sa mata lamang ng marami. The most important thing about being a woman was missing in her otherwise perfect life, her husband's love. This house lovely? Komento ni Maria nang may gala mga mata sa kabuuan ng bahay niya. So cozy. Thank you. That's the effect I wanted and magpa-decorate ako last year. Para naman hindi maasiwa ang mga constituents ni Brendon kapag pumupunta dito. Ang mga artistang kasama ni Maria ay nakabook sa isang hotel. Ito lang ang mga tandalo nitong alalay ang inayayahan niya na tumuloy sa kanila. Dahil kaibigan niya ang babae nung nasa kolehiyo pa sila. Inihatid niya to sa guest room. Mamayang gabi pa naman ang affair, magpahinga ka muna tiyan. Are you serious? Iiwan mo ako dito na hindi pa tayo nagkakakwentuhan? Kumunot ang noon ni Maria. What's wrong with you? Bakit napakaseryoso mo na yata ngayon? I mean, where's Nati Di Alba? Queen of pranks. And she courtside. At your service, madam, anyat nakadama na naman ng lungkot. She lived a privileged existence until she married Brendon. Nati Di Alba Alejandro, Queen of Misery, ang gusto niyang sabihin kay Maria. Ngunit syempre pa, hindi niya kayang gawin yun. Dito ka muna, I missed you at ikaw lang ang totoong kaibigin sa mundong to. Reklamo naman ni Maria. I'll be back. Kailangan ko lang kausapin yung caterer at hanggang ngayon wala pa yung mga in-order kong bulaklak para sa stage mamaya. At kailan ka pa naging responsable? Nakataas ang kilay na tanong ni Maria. I'm married, Maria. What do you expect? Ngumiti ito. I'm just joking and I'm happy for you. And I have to see your husband soon para makongratulate ko naman for taming you. Later. At iniwan na niya sa silid ng kaibigan. Nagtuloy siya sa kanyang opisina na kanugnog ng bahay upang asikasuhin ang huling mga detalye ng gaganaping pagdiriwang mamayang gabi. Sanay na siya na tuwi na ay may sumusulpot na maliliit na aberya kahit gaano pa kadetalyado ang ginawa niyang paghahanda. Nasa telepono siya at kausap ang caterer.
ng 13 gulang na batang babae ang pumasok sa opisina. Nakasuot ito ng neon pink na leggings at puting sando. Kalasang sintas ng bulaklaking sneakers. Mommy? Tawag dito. Yes, baby. She covered the mouthpiece and looked at her daughter. Her replica. Her sole source of happiness. A woman is looking for you. Anong bata at nagpahandong sa kanya. What did you tell her? Did you tell the woman that mommy's busy? Malamang na magsusulisit lamang ang babaeng sinasabi ni Timmy. Umiling ang bata at ang atensyon ay nasa mga papel na nakakalat sa mesa niya. Pen, mommy! Anito at inabot niya ang ballpen sa holder at ibinigay sa anak. At pinagpatuloy ang pakikipag-usap sa telepono. Maya-maya pa ay gusot na ang mga papel sa mesa sapagkat hindi naman yun ang sinulatan ni Timmy kung hindi ang sariling braso at kamay. Snake! Anito sa ginuhid sa sarili. Hinayaan lamang niya ang anak at kapag sinaway niya ay mag-aalburuto to. Ngayon ay alam na niya kung gaano kasakit ang ulo ng mami niya sa kanya. Lahat ng kapilyahan niya nung bata pa siya ay kuhang-kuhangay ni Timmy. At alam niyang sa paglaki nito ay lalo pang madaragdagan yun. Sana biyayaan siya ng kakayahan na tanggihan ang bawat gusto ng anak. It was the hardest thing to do. At hindi siya kayang tulungan ni Brandon sa bagay na yon. He adored their daughter. Kung kaya siguradong ibigay ni Brandon ang langit sa anak, matagal lang nakamit ni Timmy yon. Pagdating kay Timmy, her husband was never tired. At madalas pa'y inuuna ni Brandon ang anak kaysa sa mga kababayan. Katiwiran nito ay papalitan at papalitan to ng mga taga-Poblana. Samantalang si Timmy, kailanman hindi magpapalit ng ama. It was ironic. How could he love Timmy so much gayong namumuhi naman sa kanya? Paano nangyaring mahal na mahal ni Brandon si Timmy? Gayong hindi lamang physical na katangian ang namana ng bata sa kanya kundi pati ugali. With all her temperaments, mga bagay na hindi matanggap ni Brandon sa kanya. Maybe there's still hope, naisip niya. 5 taon na silang kasal. Imposible namang kahit katiting ay hindi pa siya natututunang mahalin ang kabiyak. At nito mga huling araw ay kapansin-pansin ang pagiging attentive ni Brandon sa kanya. At madalas na siyang magising na nakayakap ka sa kanya. She looked at her daughter. Maybe the nightmare is over. Snake! Wika ni Timmy pinakita sa kanya ang mga drawing sa braso. You're filthy. Ano nang maibaba ang telepono? Pipisili na lamang niya ang intercom para tawagin ang yaya nito nang pumasok ang isang maid. Ma'am, gusto raw po kayong makausap. Importante raw. Anito. Bago pa siya makapagsalita ay pumasok na sa opisina ang isang babae. May kailangan ka? Tanong niya. Itim na turtleneck blouse ang suot nito. Walang manggas at nakapaloob sa hapit na maong na pantalon. One length ang buhok nito na hinati sa kilid, makintab na makintab. Kumikinang ang diamond earrings ito sa tenga at kumakalansing ang mga bracelets. Ang buong opisina na puno ng amoy ng mamahali nitong pabango. Kumusta ka, Nati? Anong babae? Taas ang noo and the high cheekbones and sharp nose seemed to challenge her. She frowned at pamilyar sa kanya ang babae but it could not be. Lumapit sa desk ang babae. Pretty child. Wika nito at itinaas ng daliri ang baba ni Timmy. Snake. Wika ng bata at tumawa naman ang babae. Perfect word for your mother. Deklara nito. No. Sigaw ng isip niya. Nagulat ka ba, Nati? Sabi pa ng babae at napalunok siya pagkatapos kinalma ang sarili. Tiningnan niya ng diretso ang panauhin. Makakaalis ka na, Dory. Aalis ako kapag nasabi ko na ang pakay ko. Hindi mo ba ako pauupuin? Binalingan ni Nati ang katulong. Iwan mo na kami, Feli, at dalhin mo si... kay salud si Timmy. Utos niya. Mabilis namang tumalima ang maid na nakaamoy ng tensyon. Maupo ka. Wika niya kay Dory. Hindi pa rin siya makapaniwala na si Dory nga ang karap niya ngayon. Malaki-malaki ang pinigbago nito. But she's still Dory. Anya sa sarili. Noon ay hindi umubra sa kanyang babae. Ngayon pa kaya? Salamat.
anito at naupo. Hinila niya ang desk drawer at kumuha ng sigarilyo. I see, ninenerbiyos ka pa rin kapag kaharap ako? Hindi yun pinansin ni Nati at sinindihan niya ang hawak na sigarilyo. Ano kailangan mo? Oh, wrong question. How much? Tanong niya at nagbuga ng usok. Malutong ang tawa ni Dory at dumukot ito sa leather handbag ng isang sobre at inilabas. Ipinatong yun sa desk niya. 500,000, Nati. Eksakto yan. Binabalik ko na sa iyong pera mo. Kukunin ko na ang hinira mo. She tried to laugh but she sounded funny. Humitid siya sa sigarilyo and her hand was shaking. Are you crazy? Hindi ako nagbibiro, Nati. Babawiin ko na ang hinira mo. Ani Dorit matalim ang mga mata sa kanya. Wala akong hiniram sa'yo. Tinanggap mo ang salapi ko at makakaalis ka na. Wika niya. Pakiramdam niya ibibigay ang kanyang mga tuhod ngunit hindi siya dapat magpahalata kay Dory. Nakalimutan mo na yata ang sinabi ko sa iyo nun. Ibabalik ko ang tinanggap kong salapi at ngayon ang araw na yun. By the way, nagkausap na kami ni Brandon kaninang umaga. Kung inaakala mong iiwan ako ni Brandon at babalik siya sa iyo, nagkakamali ka. Hindi niya sisirain ang kanyang pangalan at hindi niya kayang mawalay sa aming anak. Bakit kung kailan siya nakakadama ng pag-asa, bigla agad naglaho? Ngumiti naman si Dory. Wala kaming pinag-uusapang ganyan. Alam kong importante sa kanyang trabaho niya. No, he won't leave you. Nasabi na rin niya sa akin ng tungkol kay Timmy. He is crazy about her and I understand. You will still be his wife. Sa'yo pa rin siya uuwi. Ikaw pa rin ang isasama niya sa mga lakad na nangangailangan ng pang-display na asawa. Ang sa akin lang ay ang puso niya. In a way, ay pabor sa akin yun. Gano'ng kasakit ang makisama sa lalaking walang pagmamahal sa'yo, Nati, ha? Sapat na sa'kin na magdusa ka araw-araw. You deserve hell. And when he makes love to you, asahan mong ako ang iniisip niya. Sa akala mo ba hindi ko alam yan? Gusto na niyang isigaw but her hell remained private. Tumindig si Dory. Goodbye, Nati. Alam kong busy ka, the perfect wife. And she seemed to spat on her words. Kahit kailan, hindi mo maririnig kay Brandon ang gusto mong marinig. At saka lumabas na to. Nanginginig naman ang kamay na pinatay niya sa ashtray ang sigarilyo. Habol niya ang paghinga. Ano ang nangyari't bumalik si Dory? Buong akala niya ay tuloy na itong nawala sa buhay niya. Sa buhay ni Brandon. Gusto niyang umiyak. Kaya pala maagang umalis ang kanyang kabiyakay upang makipagkita kay Dory. Habang siya'y abalang-abala at nagpapakapagod upang hindi tumapahiya sa mga kababayan nila. Kahit katiting ba, wala siyang alaga kay Brandon. Dalawa lamang ang maari niyang gawin. Una ay ang sumuko at iparaya na lamang kay Dory ang kabiyak. Dahil doon din naman tutungo ang lahat. Magkikita ng palihimang dalawa at hindi habang panahon, mayor si Brandon. Paano kung iwan ito ang politik at umiba ng linya? Magagawa na rin itong makipaghiwalay sa kanya dahil ordinaryo na lamang ito. Hindi na alkalding dapat ay huwaran. O ang lumaban sa pangalawang pagkakataon. Nati Di Alba, Queen of Pranks. Siya pa rin si Nati, ang nag-iisang anak ni Governor Diosdado de Alba at Regina Real. Beauty Queen. Nagtagumpay siya noon na maangkin si Brandon. Walang dahilan para rin hindi siya magtagumpay ngayon. At sa pagkakataong ito, hindi lamang katawan, pangalan at presensya ni Brandon ang aangkinin niya, pati ang puso niya. Muli siya nagsindi ng sigarilyo. This time ay kalmado na siya at nakatitig sa wedding picture nila ni Brandon. Ito was a dream wedding. Ang asobisobo pa mismo ng probinsya nagkasal sa kanila. At ang dating presidente pa ang kanilang ninong. Her gown was made of finest lace. Today, I wed thee. She could hear Brandon saying those vows. At hanggang ngayon hindi pa rin niya alam kung anong nasa isip noong sinabi nito yon. He could be cursing her. She thought bitterly.
I was the loveliest bride and I will remain his bride. Taon-taon naman, inagsiselebra ng kaarawan ng kanyang ama. Ngunit ang selebrasyon na yata sa taong ito ang pinakamarangya sa lahat. Dahil ay kilamang pong kaarawan ito ni Governor Justado de Alba. Isang linggong selebrasyon. Ang unang apat na araw ay para sa masa. Sa mga tauhan sa opisina nito at sa mga nasasakupan sa taong bayan. Kahapon lang ay mistulang fiesta sa Poblana. Hindi alam ni Nati kung ilang baka o baboy ang kinatay. Ang alam lang niya, buong bayan ay pinakain nila. Sa plaza ay naglagay ng mahabang buffet table at maaring kumuha ng pagkain ng kahit sino. Ngunit ang gabing ito ay para lamang sa mga malalapit nilang kaibigan, mga kamag-anak, mga supporters ng kanyang ama. Formal ang pagtitipon at dumalo lamang ang imbitado. Kabilang na ang hindi niya mabilang na contractors. Nakikipagkompetensya sa kislap ng chandelier ang kislap ng mga diamanteng suot ng mga babaeng naroroon. Ngunit ang pinakamakinang sa lahat ay ang kanyang mama, si Regina Real na dating beauty queen, na dapat ay sisikat na sa pinilakang tabing kung hindi lamang sumamang magtanang sa kanyang ama. Nakasuot ito ng traditional na ternong tila na binudburan ng gold dust sapagkat kapag tinamaan ng ilaw ay kumikislap. 45 na ang kanyang mama. Ngunit madalas pang mapagkamala na 35. Katakatakang angkin pa rin ito ang pigurang nagpanalo rito ng koronong binibining Pilipinas. Kapag tinatanong si Regina ng mga amiga nito kung anong sikreto at nahukay ang Fountain of Youth, isa lamang ang sagot nito, true love. Looking at her parents doing the rumba on the dance floor, she could not help but agree with her mother. Kitang-kita naman ng lahat na hanggang ngayon ay parang bagong kasal pa lamang ang kanyang mga magulang. At sa lahat ng politiko, ang kanyang papa lang yata ang walang kirida. Tuwing titingnan nito ang kabiyak ay nagliliwanag ang mga mata. But her father was also a good-looking as ever. Still as fit, still as virile. Kaya pala isipan sa kanya kung bakit wala siyang kapatid. Kapwa walang diferensya ang kanyang mga magulang, ngunit parang sadyang ayaw ng madagdag ng anak. May pagka-possessive ang kanyang ama at ayaw nitong may makaagaw sa atensyon ni Regina. At pabo naman sa kanya na wala siyang kapatid dahil naman na niya ang pagka-possessive at seloso ng ama. Ayaw rin niya na may kahati sa lahat ng bagay. Kakaingit naman ang parents mo. Very sweet, komento ni Maria na katabi niya. Pulang-pula naman ang suot nitong evening dress. Hindi siya nagsalita. Ang totoo ay nainis na siya sapagkat hindi pa siya sinasayaw ng kanyang ama. Kahit mahal niya ang inay, minsan nagsiselos siya kapag ito ang sentro ng atensyon. Who's that woman? Tanong ni Maria at bahagyang inginuso sa kanya isang babaeng nasa sulok. Itim ang damit nito gaya ng suot ng marami. Playing safe siguro dahil hindi sanay dumalo sa ganitong mga okasyon. Kumikislap ang malaking zircon niya sa magkabilang tenga. At kapansin-pansin ang babae sapagkat halatang halata ang pagka-ordinaryo. Ewan, tugon niya. Baka maid ni mami, nagpapanggap na Cinderella. Napakunod pa ang noon niya nang makitang nakastocking ang babae, gayong open-toed ang sapatos. May tsura sana. Yak lang ang porma. Wika pa ni Maria at tinungga ang champagne. Upang bigla lamang masamid. Have you seen that? Bulalas ito kay Nati. Yes, I've seen that. Anya at kung siya ang uminom, tsak na masasamid din siya. Sapagkat isang mataas at gwapong lalaki ang lumapit sa babaeng nilalait nila. Inabot ang kamay nito at tinala sa dance floor. Nagmelo ang tugtog at lahat na nagsasayaw ay magkadikit na. And I'm still seeing that. Aniya. Magkadikit na magkadikit ang katawan ng babaeng walang personalidad at ng lalaki. Their cheeks touching and he was holding her hands and she knew that they were not mere acquaintances. Their movements suggested being lovers. The man was holding the woman possessively and looking at her with such admiration na para kay Nati at kay Maria isang hiwaga. How could a man as gorgeous and terribly handsome as that fall for an ordinary woman? Who is he? Bulong ni Maria. I'm about to find out. Tugon niya at tumindig.
Nilapitan niya ang orkestrang tumutugtog at binulungan ng konduktor. Tango, I'm gonna dance with my father. Utos niya. Hindi na nakatutol ang konduktor sa isang iglap, nagbago ang tugtog. Kitang-kita niya ang pagkadismaya sa mukha ng babae at napangiti lamang si Nati. Walang karapatan ng babaeng yun na makaluwang sa bisig ng lalaki. Lumapit siya sa kanyang ama at nagulat pa ang mga bisita sa biglang pagbago ng tugtog. Kaya't pawang mga nakatigil pa ang iba. Kaya naman ang maglakad si Nati ay sa kanya lahat nakatuon ang atensyon ng mga yon. Her lips were curved in a smile dahil alam niyang nakatingin din sa kanya ang lalaki. She held her head high, her hair falling in curly cascades over her shoulders. Ang suot niya ay puting evening dress dahil alam niyang karamihan sa mga panauhin ay nakaitim. Kapare siya ng tela ng ternong suot ng kanyang ina. Kaya lamang, imbes sa gold dust, ang tila nakabudbod, ang sa kanya ay silver. Kumikinang din siya kapag tinatamaan ng ilaw. The dress hugged her body perfectly. Malalim ang neckline at nanunokso ang kanyang cleavage. She could hear ahs and ohs from the guest. Para siyang aparisyong naglalakad, shimmering, ethereal. May I have this dance? Anya sa kanyang ama. Sure honey. Anito at ang kanyang ina naman ay graceful na lumipat sa ibang kapareha. She was a good dancer dahil 3 taong gulang pa lamang siya nag-aral siya ng ballet at ilang saglit pa ay tila nahiya nang magsayaw ang mga nasa dance floor. O di kaya naman ay tinanggap ng mga yun na hindi nila pwedeng sabayan si Nati. Kaya iniwan sila ng mga to sa dance floor. She bowed after the dance. Beautiful! Wika ng isang panauhin na lumapit agad sa kanila. At mula kung saan ay inilabas na rosas. For you? Alam kong kawawa lang itong pobreng bulaklak sa'yo dahil mai-insecure. Nevertheless, it's for you. He smiled. Charm! Anya at lumapit sa kamay ng lalaki upang muling sumayaw. Her movements were provocative but never exaggerated. Wala makakahalata na hindi niya gusto ang kasayaw at gustong-gusto na niyang matapos ang tugtog. You're enchanting, Nati. Wika ng nakasayaw pagkatapos. Ang alam niya anak ito ng alkalde ngunit dahil hindi siya interesado, hindi niya tinanong ang pangalan. I know. Anya at nginitian ng lalaki pagkatapos siya iniwan to sa gitna ng dance floor. Nakihalubilo siya sa ibang bisita at naghintay ng magandang tiyempo para makilala ang isang lalaki. Sa sulok ng kanyang matay kitang-kita niya to na nakaupo sa tabi upang samahan ng babaeng wala yatang gustong kumausap. Ang hindi niya matanggap ay ang nakikitang tenderness dito ng lalaki. He was guarding her like she was the most important person on earth. At hindi rin niya gusto ang nakikita na kahit nasa sulok, parang kontento na ang lalaki. Tumatawa pa at parang walang pakialam sa paligid. Habang tumatagal ay lalo siyang nahihirapang magpapansin dito. Kahit gaano pa siya kalakas tumawa, kahit hindi siya natatawa sa joke ng kausap, hindi malang lumilingon sa kinaroroonan niya ang lalaki. And he's definitely handsome. Really masculine. Dark and drooling. Ngunit kapag tumatawa ay kasama ang mga mata, giving him a boyish look. Hindi na nakatiis si Nati. Hinanap niya ang kanyang ama. Kagrupo to ng mga contractors dahil sa wakas ay nahagip din ito ng mga yon. Excuse me, Dad. I need your help. Aniya. Tila kinatuwa naman ni Justado ang pangiistorbo niya. Maiwan ko muna kayo. My daughter has something to say. Nakakawit ang braso niya sa ama na lumakad sila palayo sa mga kausap nito. What's your problem? Tanong nito. I want to meet someone. Could you do something about it? Sino? Hindi na nagulat sa hiling niyang ama at sanay na sa ganun. Itinuro niya rito ang lalaki. Who's he, Dad? Brandon? Anito. Hindi mo pa ba siya kilala? Umiling naman siya. Okay. Inaka siya ni Justado patungo sa kinaroroonan ng lalaki. Brandon, iho? Is everything okay over there? Anito. Tumindig naman ang lalaki. Okay lang po, Gob. Anito at bahagya lamang siyang sinulyapan. Dory, iha, I want you to meet my daughter, Nati. Nati, this is Dory.
Brandon's fiancé. Wika ng kanyang papa. Hindi siya nito tahasang pinakilala kay Brandon dahil ayaw rin naman itong magmukha siyang cheap. Ang hindi niya gusto ay parang idiniin ng kanyang papa ang Brandon's fiancé. Fiancé? Nice to meet you, Dory. Kinamayan niya ang babae at hindi niya malaman kung bakit. Hindi lamang simpleng inis ang nararamdaman niya para dito. Same here. Tugon naman ito. Bumaling siya kay Brandon. Congratulations. Aniya. Thank you. Tipid na tugon ng lalaki. Brandon is a councilor pero sa susunod na eleksyon ay siya ang tatakbong vice-alcalde. Kung tama ang naririnig ko. Ani Justado. Kung papala rin po, Gob. Ani to. You have my support? Nakausap ko na si Mayor Alicante. Anang kanyang papa at mayamay nagpaalam ito. Nagpaiwan si Nati. Can I join you two for a while? Nabubore kasi ako sa mga kausap ko eh. Sure. Wika ni Bren at hinila pa ang isang upuan para sa kanya. Thank you. She said gracefully at nang maupo pa na rin ang lalaki, sinimula niyang kausapin to tungkol sa kung ano-ano. Determinadong intimidahin si Dory. Waring nakakahalata naman si Brandon na nananadyang siya at nakita niyang hinawakan ito ang kamay ng babae na parang sinasabing, "Huwag mong pansinin." Paano ka nakapasok sa politika, Brandon? Tanong niya. Mahabang kwento. Anito. Parang gusto ng mainsin natin. Bakit kapag si Dory ang kausap, maraming sinasabi ang lalaki? Kapag siya, matipid lang ng sagot. Is this really your dream? O kagaya ka rin ng iba? Wala lang maisip na career kaya politics ang pinasok? Kapalaran niya to at kung saan dumating sa kanyang pagkakataon, hindi niya pinalagpas. To talaga maganda naman ang pagtanggap sa kanya ng mga tao. Wika naman ni Dory. I'm not talking to you. Gusto sana niyang sabihin ngunit ngunitaan lang niya ang babae. I'm doing a study about politicians and I want to know what's really on their minds. I mean, do they really see themselves as public servants? No one's really acting like one, even my father. Saad niya at tango lamang ang tugon ni Brandon. Anyway, can I interview you? What for? He asked at ang pagdududa ina sa mga mata. To give you some test that would reveal your true motive? Anya't iniisip na kung saan nakukuha ng mga itatanong dito pero si Maria na ang bahala doon dahil creative ang kaibigan niya. Bakit ako? Why not your father or the vice governor? I'm only a councilor. I'm done with them. I need to talk to you as a councilor. I like the music. Would you care to dance? Rangkapan niyang sinabi. Kitang-kita niya pagkagulat sa mukha ni Dory. Samantalang para namang gustong tumawa ni Brandon. If it's okay with you, Dory. Anya, tinignan ang babae ng tingin na hindi po pwedeng tumanggi. Tumango to samantalang si Brandon ay hindi makapaniwala. Come on, Brandon. Natatakot ka ba? Tanong niya. Saan naman ako matatakot? Anito and his eyes were angry and very irresistible. I'll tell you on the dance floor. Aniya, wala nagawa si Brandon kung hindi ang isayaw siya. Ngunit bago sila makarating sa dance floor ay kinindatan niya si Maria na agad namang lumapit sa orkestra. Team na Summer in Time ang pumailan lang. She placed her arms around his neck at walang choice si Brandon kung hindi ilagay sa bewang niya ang mga kamay. Now tell me, anito, gusto mo ba talagang malaman? Aniya at sinadyang idikit ang bibig sa tenga nito. I'm not afraid of you, if that's what you're saying. That's not what I'm saying. I think you're afraid of being unfaithful to your fiancé. Bulong niya, moving closer to him. What do you mean? You're afraid of being close to me? Dahil baka madiskubre mo pang hindi ka pala tapat sa girlfriend mo. I'm not wrong dahil kung mali ako, hindi ka maninigas tiyan na parang gusto mong umatras. Why can't you get close to me without having an erection? Tiningnan lamang siya ni Brandon ng matalim. Hinagka niya ang pisngin ito, dun malapit sa tenga, and let her lips linger. I want you, she whispered.